All right. Good morning ulit sa inyong lahat. This is our third module of Occupational Safety and Health Seminar for Workers. And the topic natin today will be basic safety rules and measures. Ano nga ba yung mga safety rules at ano ang mga dapat natin gawin? Una, ito importante for all types of company, no? Whether high risk, medium risk, or low risk, kailangan gawin pa rin natin yung good housekeeping. Ano ba yung good housekeeping na yan? So, ito yung tinatawag na good housekeeping program, okay? At yan ay ang 5S. Bakit 5S, no? Ang 5S ay isang tool that represents basic principles of housekeeping and workplace organization. It is more than cleaning and painting. It is a disciplined approach to keep the workplace efficient and effective. So, importante dito yung word na disciplined. Ibig sabihin yan, dapat araw-araw nating ginagawa, regular nating ginagawa yan, no? Na dapat daw yung ating workplace, work area ay panatilihin nating efficient at effective. Ano lang ibig sabihin nun? Bawal ang kalat, bawal ang unorganized, no? Na workplace or work area. Bakit ba dapat magsagawa tayo ng 5S? At ano ba yung 5S? Mamaya babanggitin ko kung ano yung 5S na yan. Ha? Ang benefits ng 5S, it maintains safe and healthy work conditions. Kasi nga, hindi makalat, hindi magulo, no? And therefore, safe at saka healthy yung ating work environment, yung ating work condition. At kapag ka malinis, maaliwalas yung ating work area, nagbibigay ito ng high morale. Ang mga empleyado ay maganda ang pakiramdam sa kanilang itinuturing na pangalawang tahanan. No? Kung let's say sa bahay, magulo na nga. Pagdating sa opisina, magulo pa rin. Nakaka-stress. No? Hindi makapagtrabaho ng maayos ang empleyado. So, kapag sinunod din natin, in-implement natin ang 5S, nagbibigay ito ng magandang image sa company. Saktong-sakto, magandang image. Ba? So, ano ba yung 5S na yan? Okay. Ang una ay ang seiri. Kasi ang 5S ay a Japanese way of organizing things, no? So, seiri, binigyan nila ng English at Tagalog version na S din, no? Which is sort o kaya ay suriin. Ang seiri, yan ay para i-identify at eliminate, alisin ang mga unnecessary items sa ating workplace. So, tignan ninyo yung inyong area. Baka meron diyang kalat, no? Akala ninyo importante pa, pero siguro dalawang taon nang nandyan na hindi nagagalaw, pwede nang alisin. Okay? Kaya suriin. No? I-identify natin ano yung mga gamit dyan. Mga items na hindi na kailangan. So, although minsan meron tayong mga items na kailangan talagang i-store as required by the government. Halimbawa sa BIR, yung mga records. Kaya yan, iniipon pa natin. Pero, mas maganda i-organize natin 'yan, i-sort natin 'yan, no? At lagyan din ng labels, 'di ba? Merong year kung anong items 'yung mga nandiyan para alam natin kung pwede nang alisin, kung pwede nang itapon, no? Kasi may mini-maintain naman tayong number of years lang na mga records, okay? Pangalawa ang seiton, no? Or systematize, or sa Tagalog ay sinupin. Yan. Put all essential materials in a systematic order. Ayun, gaya ng sinasabi ko. Ilagay ang lahat ng mga importanteng materyales, bagay o gamit sa systematic order para
madali mong hanapin. Halimbawa, mga parts, sama-sama yung pare-pareho. Mga tools, organized din yan. At yung ating mga daily records, files na ginagamit ay i-organize din natin. So sana yung mga susunod na araw or simula ngayon, gagawin na natin itong 5S sa atin mismo, sa ating sarili, no? Sa ating area tayo magsimula. Then as a group, then as a company. So pangatlo ay ang say-so or sweep or simutin. Yan, ang paglilinis, pagpapalis ng ating workplace para makamit natin yung tinatawag na dirt-free or dust-free environment. So importante araw-araw, ililinis natin yung ating paligid. Yung ating table, no? Lalo na ngayon na medyo may pandemic, siyempre para maiwasan yung pagkakasakit, ay linisin natin palagi yung ating work area. Dirt-free, dust-free, at virus-free. Yan. Pang-apat ay ang seiketsu or standardize or siguruhin. So dito ay kailangan mag-develop tayo, bumuo tayo ng procedures, okay? Schedules, at saka practices. Yan. At regularly i-audit gamit ang isang checklist and measures of housekeeping. Halimbawa, yung restroom, daily ba ay na lilinis yan, no? Yung sahig, yung lababo, no? Yung toilet, okay? So, yung flooring natin, daily ba nawawalis yung area na or nabavacuum yung area na may carpet, at saka yung walang carpet naman ay nalilinis ng husto, napupunasan para maiwasan na ito ay maging madulas at madumi. Yan. So, yan yung seiketsu, no? Siguraduhin at merong schedule. Okay? So, kaya sa atin, di ba, yung pagtatapon ng basura, may schedule din tayo niyan. Bago magtapos ang trabaho, ay ibinababa natin yung ating mga basura doon sa tamang tapunan ng ating building. Okay? Panglima ay ang shitsuke or self-discipline. Sariling kusa, sariling palo. A condition where all members practice the above 45 spontaneously and willingly as a way of life. Okay. So ano ibig sabihin yan? Ito, yung self-discipline, ay kung saan lahat ng members, sino yun? Lahat ng employees, no? Ay ginagawa, pinapractice itong apat na four, or yung 4S, okay? Ang seiri, seiton, seiso, seiketsu. Or para mas madaling tandaan, ang pagsusuri, pagsisinop, pagsisimot, at pagsisiguro, no? Nitong mga action na ito ng ating mga dapat na gawin. Sort, systematize, sweep, sanitize, at panghuli ang pagiging self-discipline sa paggawa niyang apat na yan. Pwede nating i-post yung ganyang sign, okay? Sa ating work area para ma-remind tayo palagi na gawin yung sort, systematize, sweep, and sanitize. Okay? Ano yan? Kumbaga, dapat araw-araw na nating ginagawa, hindi na ituturo, hindi na iuutos, sariling kusa, sabi nga, no? Yung self-discipline na yan. At maganda, gawin nyo rin sa bahay, no? Simulan nyo rin sa bahay ang paggawa niya, no? Suriin, sinupin, simutin, siguruhin. Okay? Malinaw? Yes, sir. Yes, sir. All right. Next is fire safety. Ano naman yung fire safety? Ano ba yung fire? Unang-unang tanong natin is, ano nga ba ang fire? Ito ay ang rapid, mabilisan, no? Oxidation with the evolution of light and heat. So, ito yung tinatawag na fire triangle. Ano ba ang composition ng fire? So, kailangan mayroong fuel, mayroong combustible material.
Yan. So ano yun? Papel, di ba? Kahoy, dry wood, leaves. Yan. At kailangan meron ding oxygen. Hindi lang basta may oxygen, dapat ay sufficient quantities dahil kapag ito ay nag-combine, pinagsama, no? Doon sa fuel for combustion to occur, kailangan mayroong oxygen. Ibig sabihin, sa isang lugar na walang oxygen, hindi magkakaroon ng fire. Okay? E ano bang lugar yung walang oxygen? Yan yung mga tinatawag na areas na may vacuum, no? Walang air doon sa loob noon. Pangatlo, may fuel man, may oxygen man, kasi itong paligid natin may oxygen eh. Yung paligid natin may fuel, no? 'Di ba? Tingnan mo lang sa patabi mo, may papel. Tingnan, siyempre, nakakahinga tayo, may oxygen. Pero ang pangatlong kailangan para mag-create ng fire, yung tinatawag na heat, init. Ito yung energy na kailangan para tumaas ang temperature ng fuel, no? Papel, kahoy, kung ano man, at oxygen doon sa point na sila ay magre-react together. Kaya di ba yung mga tinatawag na forest fire, yung mga dahon, mga branches ng trees na nabilad sa tindi ng init ng araw, di sobrang init na, no? Tapos ang oxygen sa paligid, kapag ka sumobrang init, pwede magsimula ng sunog. Yung iba, hindi naman sobrang init, kaya lang may mga pasaway, nagtapon ng upos ng sigarilyo. Yung upos, meron pang init, so doon mag-i-ignite, doon sa sabog. Ganyan din naman sa mga gas station, di ba? So ang fuel ay ang gasolina. May oxygen sa paligid. Pero hindi naman siya nasusunog. Kaya lang, meron ulit na nigarilyo, no? Tinapon ng upos. O kaya nagsindi ng lighter. Doon sa lugar na yon, marami ng, kumbaga, yung fumes ng gasolina, no? Sa paligid. Kaya once nag-ignite lang, no? Nagsindi ng lighter, nagsindi ng sigarilyo, no? Yung fumes na nakahalo sa oxygen, pwede nang mag-ignite at mag-create ng fire. Kaya sa ibang lugar, ang solusyon nila ay inaalis nila yung oxygen in case of fire. Yan yung ginagawa ng ibang mga fire extinguishers. Sa iba namang mga computer centers, yung kanilang pinaka-server room na tinatawag ay automatic yon once na-detect, no? So meron din silang smoke detector or fire detector. Kapag na-detect nila yung situation na ganun, maglalock yung room and hihigupin ng oxygen sa loob ng room. Kaya mag-a-alarm yon, no? Pag nadinig niyo yung alarm sa loob ng isang computer room, siguraduhin yung lumabas agad kayo. Kasi kapag na-lock kayo sa loob ng server room, siguradong mamamatay kayo kasi hihigupin ang oxygen para ma-extinguish yung fire. Okay? Kasi kapag walang oxygen, ay walang fire. Gets nyo? Yes, sir. Alright. So yes, sir. Sa atin, siyempre iwasan natin yung mga heat energy source, okay? Para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Kaya bawal ang smoking sa loob ng ating opisina. Some facts about oxygen, no? At 16% concentration, combustion is slowed down and will eventually diminish. So, kapag ka pala mababa ang concentration ng oxygen doon sa isang area, ay yung combustion mismo, pagkasunog, maiibsan, mababawasan, at eventually mawawala. Okay? So, mas less ang oxygen, kaya nga sa iba tinatanggal, no? Hinihigop yun, ginagawang vacuum yung area para mawala ang oxygen. Samantalang at 23% concentration, the atmosphere is considered oxygen enriched and fire will intensify. So parang anliit lang, no? Additional 7% concentration ng oxygen ay talagang napakadali daw
na makapagsimula ng apoy at lalakas pa. Ang gaseous element sa hangin ay 21% volume at yan ay essential para sa ating respiration or paghinga. Kaya nga yung ibang hirap maghuminga, anong ginagawa? Kinakabitan ng respirator. So yung mga lalo na yung na i-infect ng COVID, nagbabara yung kanilang lungs. So dinadagdagan sila ng oxygen para madali silang makahinga. Kaya nung nakaraan, nagkaubusan no? Yung oxygen tank dahil nga sa napakaraming na-infect. So makikita ninyo dito, 21% kailangan natin para huminga at 23%, nako, napakataas niyan. Lalong lalakas ang apoy, no? Pero at 16%, unti-unting mawawala ang combustion or yung pagkasunog, eventually ay diminish or mawawala ng tuluyan. So ganyan yung ano, yung papel, no, yung factor na naiko-contribute ng oxygen sa pagkakaroon ng sunog. Ayan. Ano naman ang mga iba't ibang klase ng fire, no? Or materials, combustible materials. So A, ordinary combustibles. Okay? Ano yung mga yan? Papel, kahoy, plastic. At makikita nyo doon sa pictogram, ayan, may classification siya. Green color. At nandun yung letter A. Okay. Kaya makikita nyo rin yung ano pala, yung mga fire extinguishers ha, na may mga ganyang code. Ang letter B, surface fires. Ano ang example nito? Oil, gasoline, alcohol, grease, oil-based paints. Kaya importante yung ating mga ginagamit na alcohol ay ingatan po natin at ilagay sama-sama sa isang lugar. Okay? Kasi yan ay combustible material. At ang masaklap pa sa alcohol, kapag yan ay nag-start na mag-combust, masunog, hindi natin nakikita yung apoy. No? Kailangan patayin pa yung ilaw para makita na meron na palang apoy, nasusunog na pala. No? Gamit ang alcohol. Kaya sa iba, nag-experiment dyan, pinapatay nila yung ilaw para makita mo na meron na palang apoy. Pag binuksan yung ilaw, parang wala namang nasusunog. No? Eh pag nadikit yan sa papel, napakarami nating papel sa opisina, delikado. No? Magiging cause yan ng sunog. Okay. So, ano pa? Letter C, energized electrical equipment. Yan. Ano naman yan? Ito yung mga appliances, power tools, kagaya ng drill, motors, at electrical panels, yung ating mga switchboard daan. No? Yan ay maaari ding mag-create ng sunog kasi nag-overheat. Bakit nag-overheat ang electrical panels? Dumarating kasi yung time sa sobrang tagal ng panahon, at minsan ginagalaw-galaw, nagkakaroon ng loose connection sa electrical panels. Pwedeng halimbawa dinadaanan din ng daga, ginangat-ngat ng daga. At kapag yan ay nag-create or nag-cause ng short circuit, pwedeng mag-create ng fire. Dahil yung short circuit na yan ay mag-generate ng sobrang init. At siyempre, sabi natin, yung heat is the fuel also or the source of fire. Sa appliances, sa power tools, sa mga motors, yung mga drill or electric fan, kapag ka napabayaan at nakaplug tapos hindi umiikot yung electric fan, akala ninyo ay patay, no? Naka-off. Yun pala ay nag-stack up yung motor ng electric fan. Yan ang nagiging sanhi din ng sunog. Kasi yung stack up, mag-create ng heat and plus oxygen sa paligid, then pwede mag-cause ng fire. Kaya importante, binubunot, no? Yung mga electric fans, naka-unplug to make sure na walang power. Yan. Kasi akala mo lang hindi umiikot, no? Naka-off, alis ka na ng office,
yun pala nag-stack up dahil sa sobrang alikabok na doon sa loob, no? So yan yung mga possible cause ng electrical equipment fire. Letter D is combustible metal. Meron din palang combustible metals. Ano yun? Yung tinatawag na magnesium or Mg, sodium at saka potassium. Okay? Yan palang mga yan, combustible metals. Yan, mga yan. And it's represented by the pictogram star na may letter D. At panghuli, ang classification ay K, kitchen fires. Bakit combustible din ang mga kitchen fires? Alam nyo ba na combustible ang vegetable or cooking fats? Siguro, nakapanood ba kayo ng video nito na sample na nasusunog yun sa kusina? Kasi sobrang init nung niluluto. Di ba na-experience nyo rin minsan yan eh? Okay, nagba-barbecue na lang eh. Tapos ay bakit umaapoy? Kasi yung taba nung barbecue, no, nung karne na natutunaw dahil sa heat, hahalo doon sa coal, charcoal. Tapos eh since may baga, okay, so magki-create ng fire. Combustible kasi ang cooking fats. Eh paano papatayin niya, no? Baka mangyari yan sa bahay ninyo, buhusan ninyo ng tubig. Ano sa palagay nyo ang mangyayari? Kapag binuhusan nyo ng tubig, ang nag-aapoy na pumukulong langis, halimbawa, yung mga cooking oil. Ano sa palagay nyo ang mangyayari dyan? Lalaki yung apoy. Lalong lalaki yung apoy. Parang binigyan nyo siya ng fuel. At doon sa mga video, makikita nyo, lalong umangat, no? Parang sumabog pa, no? Lalong tumaas yung apoy, nasunog na yung kisame lalo. Kaya huwag ninyong bubuhusan ng tubig ang mga kitchen fires na ang dahilan ay vegetable oil. Ano ang solusyon doon? Tatakpan ng basang cloth, no? Whether tuwalya or damit, no? Basta basa. Tapos yun yung i-cover ninyo. So dahil tinakpan ninyo, nawalan ng oxygen, namatay ang fire. And nung binukusan ninyo ng tubig, ang tubig may oxygen, diba? H2O, no? So lalo siyang nag-apoy, no? Lalong lumakas ang apoy nung nabuhusan ng tubig. Kaya turuan din nyo yung inyong mga kasama sa bahay, lalo na yung mga nagluluto, yung mga bata. Kapag ka nakakita ng nag-aapoy na niluluto, huwag bubuhusan ng tubig. Alright. Ano ba ang kahalagahan ng fire safety? Bakit ba pinag-aaralan natin itong fire safety? Dahil ito din ang life safety. Ang pangunahin kasing layunin ng fire safety efforts natin ay para maprotektahan ang mga, hindi yung building, ang pangunahin maprotektahan yung occupants ng building. Sino yun? Tayo, mga empleyado, mga tao na nasa loob ng building para mailayo tayo sa panganib, sa injury at maingatan, maiwasan ang loss of life or pagkamatay. So yan ang number one. Pangalawa, property protection. Tsaka pa lang yung property protection. Yan ang secondary goal ng fire safety para iwasan, mapigilan ang property damage, pagkasira ng building or ng mga gamit sa loob. Okay? And protection also of operations. Kapag ka napigilan natin ang pagkakaroon ng sunog, nalilimitahan natin yung damage or pagkasira, no? At masisiguro natin na yung operations ng pagtatrabaho magpapatuloy. Okay? So yun ang pangatlong goal natin para maiwasan ang pagtigil sa operations. Okay? At syempre, pagkawala ng trabaho. Sabi nga ng iba, mabuti pang manakawan kaysa masunugan dahil mas malaki ang nawawala kapag tayo ay nasunugan kaysa manakawan. Sa pagnanakaw, yung mabit-bit lang nila eh. Sa sunog, lahat, hindi lang yung items sa loob, kundi pati yung unit, bahay yan, opisina yan, lalong-lalo na
eh, maiwasan yung pagkawala ng buhay, yung mayroong mamatay dahil na-trap sa loob. Okay? Kaya napakahalaga ng fire safety. So sana simula ngayon, ayan, iisipin na natin sa loob ng office natin, maski sa bahay, no? Baka mayroong mga combustible materials na pakalat-kalat. Yung mga electricals, no? Na baka may mga nagi-spark na diyan, pansinin natin, okay? At yung ating panel, medyo minsan hahawakan natin, kapain natin, baka umiinit, kung hindi naman normal, okay yan. So, kumbaga aware na tayo ngayon na kung ano yung dapat nating tignan para makaiwas sa sunog. Paano ba gumamit ng portable fire extinguisher? Siguraduhin nyo rin yung ating mga portable fire extinguishers dyan sa loob ng opisina ay available at nakikita. No? Yan ay check din natin, although sinecheck din naman yan ng Bureau of Fire, pero tayo na mismo mag-inspect kung expired na yung laman kasi na-expire ang laman ng fire extinguisher. Normally, powder ang nasa loob niyan eh. Okay? So, may tinatawag na pass, no? Ano ba yung pass? Pull. Hilahin natin yung pin na naglalock doon sa handle para hindi siya aksidenteng mabuksan, no? Tapos A is to aim. Yan. Kung nasaan yung fire, i-aim natin doon. And then S is to squeeze. Yan. Simulan na natin ngayong i-squeeze yung lever para lumabas yung powder. And then S, yan, sway or sideways. Okay, so syempre hindi diretso lang ang tutok ng fire extinguisher. Kailangan yan ay sideways para siguradong mapatay yung apoy dun sa area. Okay, pero tandaan ninyo, dapat start approximately 6 to 8 feet from the fire. Huwag kayo masyadong malapit. Mainit yan, ha? Baka matalsikan pa kayo ng kung anumang mga bagay na nasusunog. So at least 6 to 8 feet. 6 feet, parang isang tao yon ng layo, no? Na nakahiga, isang taong nakahiga. Or 1.5, ganyan, para hindi kayo masunog din. No? Then squeeze the trigger slowly while moving towards the fire. Ayan. Kapag ka, na-squeeze nyo na yung trigger, no? Naalis mo na yung pin, na-squeeze yung trigger, at saka kayo unti-unting lalapit kasi pinapatay na ninyo yung apoy. Ang 10-pound fire extinguisher, tandaan ninyo, tumatagal lang yan ng 10 hanggang 20 seconds. Kaya dapat gamitin ng tama. So hindi yan long term. Baka akala nyo napakaraming laman. 10 to 20 seconds lang pala, mauubos na rin ang laman niyang fire extinguisher. At when the fire is extinguished, nakita natin parang wala nang apoy, stop pulling the trigger. Yan. Pero in the event of a re-ignition, kasi minsan, di ba, nakapanood tayo yung mga sa bumbero na nag-respond no, sa fire, at akala nila, wala na, wala nang apoy. Yung pala, meron pa sa ilalim na nakatago, na nagbabaga, no? May maliit pang apoy doon at pwedeng mag-reignite. Yeah. So, kaya huwag nating uubusin ang laman ng fire extinguisher dahil kung nagkaroon ng reignition, meron pang laman yung ating fire extinguisher na magagamit natin. Otherwise, magsisimula lang ulit lumaki ang apoy. Kaya huwag niyong uubusin one time. Ha? Kapag nakita niyong na-extinguish, stop na kayo para medyo may tira pa, may laman pa, okay? And then, siguraduhin natin. Kaya yung iba, yung di ba kung patong-patong yan ng mga kahoy and other materials, talagang inaalis nila, no? Kasi baka dun sa ilalim, meron pang nakatagong nag-aapoy. Ensure, siguraduhin ninyo na meron kayong escape path, no? In case yung fire ay hindi na extinguish. Halimbawa, baka mamaya nasa loob kayo ng kwarto, nandun kayo sa pinakadulo, no? At wala kayo sa malapit sa emergency exit. Or wala na kayong ibang madadaanan, na-trap kayo, no? So, bago kayo magsimula, siguraduhin ninyo, meron kayong madadaanan later na escape path, no? In case hindi maapula yung apoy.
Okay? Malinaw? Yes, sir. Thank you. So, bigyan lang natin kayo ng idea ano ang organization chart ng isang fire brigade. Meron silang fire marshal, may deputy, assistant fire marshal, si fire captain, assistant fire captain, tapos meron silang tatlong group, no? Firefighting group, evacuation group, at saka first aid group. Okay, so tatlo pala ang team. Every time sila ay magre-responde sa sunog. No? May fire extinguisher handler, may fire hose handler. And sa evacuation group, may evacuation guide, may fire exit guard. At sa first aid group, merong first aid na tao or yung first aid nurse. Yan. Okay? Next is machine safety. Although wala naman tayong masyadong ganito, no? Hindi man tayo gumagamit ng mga makina sa opisina, pero importante na rin na malaman natin ano ba ang machine safety. So, machine safety is safeguarding any machine part that may cause injury. So, babantayan, kumbaga, tatakpan, no? Ang mga parte ng makina na maaaring mag-cause ng injury. So, it is the prevention of accidents when working with machines. At bakit kailangan gawin? Bakit kailangan i-safeguard? Bakit kailangan takpan? Siyempre, unang-una lagi, to prevent yung loss of life para walang mamatay sa aksidenteng mangyayari. And prevent severe accidents or serious injury. To prevent the loss of production, siyempre dahil nagkaroon na aksidente, nasira, natigil ang production. And to prevent equipment damage and repairs and prevent having time spent on accident investigation and other statutory requirements. Mga abala tuloy yan, no? So, kaya importante, iwasan na lang na magkaroon ng aksidente para maiwasan ang lahat ng yan, no? Alam niyo ba yung nabalita noon, madalas sa ano, sa mga farming, di ba, yung hinahagisan nila ng yung mais, no? Anong tawag nila doon, thresher ba yon, para gigilingin na or aalisin na yung mga gilid niya, para matira na lang ay yung mga importante, no, doon sa harvest. Okay, may nabalita noon sa probinsya na doon sa threshing machine, napadikit yung bata, naglalaro eh. Napadikit siya. Yung kanyang buhok, kinain ng machine. Kasi tuloy-tuloy yun eh. Ikot lang ng ikot yun eh. And dahil doon ay na-aksidente yung bata. Actually, namatay pa yung bata. No? So kung meron siyang cover, meron siyang takip, tapos isinushoot na lang sa ibabaw noon after nung takip, no, nung shield, okay, or yung safeguard ng machine, may iwasan yung mga aksidente. Kaya ganun. So, laging iisipin natin pagka may mga ganyan moving parts at maaaring mapasok yung kamay, yung daliri, yung buhok, or kung ano man, damit, no? Mga loose dress. Minsan nakakain yung makina na yan and magkukos ng accident. Kaya, kinakailangan na harangan, no? So, example, ito. Ang mga machine guards, ito ay barriers, pangharang para ma-prevent ang pagpasok ng parts ng individual, no, doon sa hazard area. Yan. Pangalawa, ay nag-i-install tayo para maiwasan, mabawasan yung risk ng injury sa mga machine operators or iba pang tao, no, doon sa hazardous machine parts, materials being processed or scrap. Minsan kasi, yung mga ganyan mechanical machine, no, may mga tumatalsik, no, habang ginagawa yung materials. Halimbawa, nagdi-drill, yung lathe machine na tumatalsik yung mga metal parts, no. So either machine parts or material parts tumatalsik. Pwede mag-injury sa ating mata, sa ating skin, okay? Kaya importante na nilalagyan ng machine guards or barriers. Ano-ano ang mga klase ng machine guards? Fixed and closing guards,
movable guards with interlocking switches, adjustable guards para manually may adjust o kaya ay self-adjusting. Meron ding photoelectric light curtains, presence sensing device. Yan. So, makita niyo parang ano, yung minsan pagpasok ninyo, uy, biglang umilaw. Yan, mga photoelectric sensors. Yan. And meron ding mga two-hand controls, pullback devices, at saka mga restraint, mga pagpigil ng mga devices. Next is safety in material handling and storage. Ito, napaka-applicable nito sa atin dahil nagbubuhat tayo ng mga boxes para i-deliver or yung mga nire-receive nating delivery. Sa material handling, ito ay ang technique kung saan kasama yung tinatawag na art of lifting, placing, storing, or moving of materials through the use of appropriate handling equipment and yung tao mismo. Okay? Sa manual handling, it is the lifting, transporting, packaging of products using your own physical strength. So yan yung manual handling. Madalas nating ginagawa yan. Okay? And hand-operated handling, transporting, and packaging of products. So ito yung napaka-applicable sa atin, no? Ang mechanical handling pertains to more rigid, powered, and non-powered mechanics, mainly for handling bulky and heavy items. So, example, yan, mga crane. No? Sa atin ay simple lang naman, mostly manual handling tayo, gamit yung sarili nating lakas. Okay? Pero, siyempre, mas maganda gumagamit din tayo ng mga tools tulad ng mga trolley natin, no? Para yung pagtutulak ng mabibigat na items, eh hindi na natin kailangan pang bit-bitin. Proper procedure of manual lifting. Okay? Ang reminder sa atin, tignan muna, inspect muna natin yung materials. Baka may mga sharp edges, no? Burrs, rough, or slippery surface. Kaya baka pag binuhat natin yan, eh mayroong madulas pala, no, yung kahon, yung karton, or kung ano man yung bagay na bubuhatin natin. Baka may mga sharp edges, eh masugatan pa tayo, no? So ang action diyan, stand close to the load and face the way you intend to move. Hindi pa atras, no? Hindi pa atras. Kumbaga, doon ka nakaharap, sa direksyon ka lalakad. Ano ang kailangan din diyan? Dapat tayo magsuot ng mga lightweight, flexible, tear and puncture resistant clothing, okay? Para hindi tayo basta-basta masugatan. Get reminders then, get a firm grip on the object. Kailangan na sapong-sapo, sabi nga, no? Yung hawak natin ay maganda yung ating pagkakahawak, hindi yung nakadikit lang, ha? Yung ating mga kamay doon sa box, kailangan sapo sa ilalim mismo. Keep fingers away from pinch points, especially when setting down materials. Ayan, yung mga naiipit, no? Kapag ibababa na, napakabigat na item, yung daliri niya nandun sa ilalim ng kahon, kaya pag baba, eh, napakabigat pala yun, naipit yung daliri, no? So keep fingers away, malayo, no, sa mga maiipitan ka. Wipe off greasy, wet, slippery, or dirty objects before trying to handle them. Lalo na ikaw mismo, yung kamay mo, baka madulas, no? Meron kang langis, no? Na hinawakan. Kaya kakakain mo lang, no? Eh, prito yung ulam mo. So medyo malangis pa yung kamay mo, tapos bigla ka magbubuhat. Medyo slippery yan. Okay, so ingatan natin, iwasan natin. Never attempt to lift that are either too heavy or bulky to handle safely. Yan. Sobrang laki, tapos pipilitin mong buhatin. Okay? Kailangan mo ng tulong. Sobrang bigat, yan, pipilitin mo pa rin na buhatin. Hingi tayo ng tulong sa kasama natin. Okay? So ang mga actions, dapat yung atin palang paa ay magkahiwalay, huwag magkadikit kasi madali kang ma-out balance. Okay? So keep
feet apart para steady, balanse ka. Right? Be sure you have a good grip on the load. Ayan. Kailangan maganda yung hawak na. May mga minsan may mga guantes na ano, yung hindi madulas para mas maganda yung grip or pagkakahawak mo. Look forward to keep back straight. Yan, laging straight back daw tayo. Okay? At naka-look forward para alam natin, nakita natin yung ating dadaanan. Keep arms straight, okay? Para yung puwersa ha, na nandun sa ating muscles. Tighten abdominal muscles and tuck chin into the chest. Yan. Ibig sabihin, good posture, okay? Para yung muscles natin ang nag-carry, ang bumubuhat doon sa bigat nung dinadala natin. So again, sa mga isusuot natin, safety boots with toe caps, slip-resistant soles, protective gloves, appropriate for the materials being handled. Alright? Question? Wala po, sir. Okay, tuloy na tayo. Ano ang mga requirements? Operators must be under skills training and must be authorized bago mag-operate ng mga equipment. Okay? And equipment must be regularly inspected and maintained. Okay? So, ang nag-training ay ang TESDA. Technology Schools Development Authority. Ano ba ang principles of material storage? Tatlo. Sa pag-i-store, pag-i-imbak ng ating mga materials, ginagamit natin, supplies, okay? Lagi nating iisipin ang safety. Is it safe yung mga materials na gagamitin natin? Ligtas ba yan? No? Hindi ba yan na magkokos ng injury, hindi ba yan na magkokos ng kasiraan ng ating kalusugan? And then, kapag itinago rin natin, in-stock natin, inimbak natin yung material, dapat doon sa lugar na ito ay accessible, madaling makuha. Baka mamaya sobrang taas, no? Naaakyat pa yung kukuha ng supplies or materials. And pangatlo, orderliness, ayusin natin, no? Yung mga madaling gamitin, madalas gamitin, nasa unahan. Yung hindi masyado, yun yung nasa likuran. Alright? And ano yung mga requirements? Stored materials must not create a hazard. Ayan. Kasi baka minsan merong ano, yung sumisingaw, yung mga chemicals. No? Halimbawa, alam nyo yung nangyari sa Lebanon. Diba? Actually, hindi lang sa Lebanon. I think dito rin sa atin may pangyayaring. At tama, dun sa Valenzuela, no? Yung gawaan ng yelo, na yung naka-imbak nila ng materials, sumabog. Ano yun? Anong material yun? Yung fertilizer, yung sa Lebanon. Kasi yung fertilizer, sa sobrang tagal na dun sa kanilang warehouse, nag-e-emit siya ng ammonia. Okay? And nung nagkaroon, siguro hindi natin alam yung cause, baka may nagsigarilyo or sobrang init dahil nasa warehouse din siya, bigla na lang sumabog. Akala nila mayroong terrorist attack. Sa Valenzuela naman, ganun din yung ammonia nila, no, na ginagamit para sa paggawa ng ice, siguro yun sa para lumamig, pampalamig, no, ay sumabog din. Okay? Kaya napaka-importante yung stored materials must not create a hazard. Alright? O kaya naman, kung ganun, importante at yun talaga ang kanilang negosyo, mayroong circulation ng hangin para hindi naiipon yung fumes, no? Or yung vapors ng mga hazardous materials. Pangalawa, should be properly illuminated and ventilated para nakikita natin. Kaya baka mamaya, may dinadampot tayo kasi sa dilim ng stockroom, di natin alam kung ano yung ating nakuha. No? Mali na pala. No? And ventilated para, yun nga, nabanggit ko, dapat pumapasok ang hangin para naaalis yung accumulation ng mga fumes or vapors na hazardous. The materials should be properly identified and labeled, lalo na kung yan ay hazardous, no? Merong ano yung logo, ano yung sign kapag hazardous materials? Di ba yung bungo? Tapos yung merong X na bungo. So ibig sabihin yan ay poisonous or hazardous, no? And
they should have proper danger or warning signs. So wag, kung yung hazardous material inilagay doon sa isang container na walang tatak, naku, delikado yun. Dapat lagyan natin ng labels, tapos meron tayong danger or warning signs. Dapat meron ding smooth flow of materials, material handling equipment, and people. Ito normally doon sa mga malalaking lugar na yan, no? Na talagang yun yung hinahandle nila. So meron pa sila minsan na forklift, di ba? Para sa pagta-transport ng mga materials na yan. Ang storage areas din natin must be kept free from accumulated materials that may cause tripping. May matitisod, no? Mapapatid. Okay? That may cause fires or explosions. Gaya na nabanggit ko kanina, yun yung ammonia. No? So yung mga fertilizers, delikado yan. No? Or that may contribute to the harboring of rats and other pests. Like mga ipis at iba pa. No? So iwasan natin yung paglalagay ng mga ganyang uri ng materials doon sa ating storage area. Kaya importante lagi rin malinis ang storage area natin. When stacking, pagpapatung-patungin ng mga materials, importante na maging aware tayo dun sa mga factors tulad ng materials height and weight. Minsan may nakalagay, di ba? Do not stack more than 4, more than 5. You know? So wag nating pagpatung-patungin ng sobrang taas. At saka minsan, ano, yung hindi maganda yung box, nagka-crumple, tatabingi, yung magkakapatong-patong, pwedeng bumagsak. Okay? So lalo na sa ating mga products, no? Kaya hindi pwedeng sobrang taas, gagawin na patong-patong. Iwasan natin 'yon. How accessible the stored materials are to the user and the condition of the containers where the materials are being stored. So tignan natin, no, yung mga nabanggit ko kanina, baka yung mga box na pinagpatong-patong ninyo eh malalambot or yupi-yupi na, no? So tignan natin yung mga condition yan bago natin pagpatong-patungin. Materials and material handling equipment should not obstruct emergency equipment. Tulad ng fire alarm buttons, kasi baka pinagpatong-patong, natakpan na yung ano, fire alarm switch. Evacuation map, natakpan na rin. First aid kits, fire extinguishers, natabunan. No? So iwasan natin na yung ating mga stock room na may laman, mga ganyan, first aid kit, fire extinguisher, evacuation map ay matakpan at hindi na maging accessible. Okay? How about electrical safety? Kailangan din nating pag-aralan yan. So, kasi ang electricity, di ba, pwede rin mag-cause ng fire. So, at accident lalo na. Okay? Makuryente ka, no? So maintain adequate grounding of circuit and equipment. Yan. Bakit? Kasi this will intentionally create a low resistance path that connects to the earth. Lalo na kasi kung minsan kapag ka kumikidlat, no? So yung kidlat ay napaka taas na voltahe. So kung tatama yan dun sa building, ay hindi masisira yung ating mga equipment kung tayo ay connected to the earth ground. Okay? So properly install guarding, lalo na example sa picture, mga high voltage area. Ito naman ay sa building natin doon sa baba. So meron naman ganyan at saka may lock, no? Para yung guard lang ang pwedeng mag-open. So enclosing the electric equipment to make sure people don't accidentally come into contact with its live parts. Kaya importante yung may mga harang na ganyan. At tayo naman, siyempre, huwag na natin pilitin pasukin kung hindi tayo authorized. Use of adequate and approved type of personal protective equipment. So, ano yung mga protective equipment? Proper foot protection. Huwag tennis shoes daw. Rubber insulating gloves, hoods, sleeves, matting, and blankets para hindi tayo basta makuryente. Hard hat, kailangan din yan. For insulation, dapat yung hard hat, hindi metal, okay? Para non-conductive, right? And clear points review na to, no? Ang 5S, nabanggit natin kanina, ito ay isang tool na nagre-represent ng basic principles of housekeeping and workplace organization. Kaya yan, simulan na natin gawin yan, ha? Yung 5S na yan, ha?
pag-aayos ng ating, lalo na yung maski yung table lang natin, no? Yung sarili nating kalat, yung sarili nating mga gamit, ayusin natin. Diyan tayo magsimula. And then fire is a rapid oxidation process with the evolution of light and heat. Okay? So kung wala oxygen, walang fire. Kung walang heat, walang fire. So dun sa tatlong contents, no, ng mag-create ng fire, isa lang dun wala, kahit may gasolina pero walang oxygen, kahit may oxygen pero walang heat, so hindi mag-generate ng fire yan. Okay? Kaya yung paglalagyan natin ng mga combustible materials dapat sealed, right? Para walang oxygen. Guards are barriers, hindi security guards. Ha? Ito yung mga harang, okay? That prevent entry of an individual's hands or other body parts into hazard area. And operators must be under skills training. Storage areas shall be safe, accessible, and orderly as well. And regular inspection of electrical fixtures and equipment machines will allow early detection and correction of defects. Kaya nabanggit ko, kung may electric pan tayo dyan, pansinin po ninyo, baka madumi na, so kailangan lang linisin, kailangan lang isan para hindi mag-stack up at yung mga tools natin, no, na ginagamit, na gumagamit ng kuryente, i-inspect din natin yan. Yung ating electrical panel board dyan, regularly, papansinin din natin, medyo i-fill natin unti-unti, no, ilalapit yung kamay doon sa panel kung mainit, okay? Kung wala namang mainit, okay lang yan. Kung medyo umiinit, aba, baka meron ng kailangan palitan ng mga parts doon sa electric panel, okay? So, that's it. Thank you very much for attending our module 3 part 1. So, next week, module 3, part 2. Medyo mahaba ang module 3. Okay? Questions? Wala po. All right. So thank you very much again. At see you next week. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.